Good day everyone. I'm Aldrin Anderson. Ako pa lang sa segment na to for maintenance ng ating mga preno sa motor. So, there are two kinds of motorcycle brakes, no? Sa rear, usually karamihan sa mga lumang modelo is drum brakes. Pero meron din mga iba, mga disc brakes. But for this time, ang didiscuss muna natin is how to maintain your rear brakes, yung drum brakes natin. So ngayon, ang unang gagawin natin is check for the lever ng rear brakes natin. Ang rear brakes natin is actuated by levers. Makita mo ito, may rod yan dyan. And this one, itong rod na ito, ito ang nag... Pag pinapako nyo ang brakes, this one acts as a lever para yung drum brake or brake shoe natin sa likod is mag-expand to hug the rear wheel natin para magkaroon ng friction and then to stop the bike. So ngayon, in time, meron niyang wear and tear. So ngayon, ang gagawin natin is to check for wear and tear and kung ano pwede natin gawing maintenance. So ang ating preno is laging efficient. So now, magkakalas muna tayo ng rear hub natin para ma-check natin ang ating brake shoe. Now, na meron na tayong access sa ating ating brake shoe. Ngayon, che-check natin ang ating brake shoe for thickness ng pads. Kasi ang thickness, ito kasi is usually made of asbestos. Ito may necessary thickness. Ngayon, ito, ma-check natin. Ang thickness ng ating brake pads is still okay. So ngayon, ang ating pwedeng gawin para ma-condition natin ulit yung brake pads natin ng maganda, kailangan lang natin ng sandpaper. We need at least siguro mga 120 grit or 240 grit or 180 grit. So ngayon, ang ating gagawin is just pasadahan lang natin ng liha ang brake pads. So para matanggal yung mga residue ng mga brake pad natin. So, yan, makikita nyo na nalilinis na natin. Yan. Dalawang brake shoe. So, dito sa taas, linisin natin. And after that, huwag kakalimutan yung ilalim naman. Okay? So, make sure na napasadahan natin mabuti ang surface. Kasi ito yung contact surface ng brake shoe. So, kailangan yan malinis para maging efficient yung brake. Since ang drum brake, mas mahina compared sa disc brakes. So yan, linisin natin. And after thoroughly maliha natin, so we just dust it off. So after ang brake shoe, siyempre kailangan natin naman isunod yung ating hub. Ito yung brake hub. Dito sa brake hub, dito kumokontak ang ating brake pads. So ito, kailangan din natin siyang linisin at lihahin. So same goes, ganyan din, linisin natin, lihahin natin yung surface. So, okay. Para magkaroon ng yung friction niya mas greater. So para ang preno mas efficient. So yan. Ganyan. So now, yan, thoroughly malinis na yan. Kaya nalihan na natin. So wipe off lang natin yung mga dust particles. And kung meron kayong compressor or compressed air, maganda yan, hanginan din natin. Okay. So now we are ready to mount in again yung ating gulong. And then after nito, mache-check natin ang ating preno. Okay, so ngayon natapos na natin linisin yung ating brake hubs at saka yung brake shoe. May balik na natin gulong. So now, tignan na natin yung functionality. So kailangan yung lever, yung pag-press nyo ng paa ng foot brake, dapat hindi masyadong malalim. So ngayon, para natin ma-adjust yung depth niyan, dito lang natin yan i-adjust sa butterfly nut dito sa lever sa rear hub. So going clockwise, dyan,
is pampahigpit para lumiit yung clearance ng foot brake lever. So yan, depende yan sa inyong mga riders kung ano yung gamay nyo. So adjust as yung kailangan nyo. So kung ano yung gamay nyo. So at this point, yan, ito, okay na to. Makikita nyo, pag pinaikot natin gulong, yan, konting apak lang, kumakagat na siya. So, yan yung ating pag-adjust ng foot brake lever. Okay, so now that fully adjusted and nalinis na natin yung preno, and now it's time to test yung ginawa natin. So, kailangan i-test natin para malaman natin yung efficiency ng preno. So, for now, that's all. So, see you again next on our next tips para sa ating mga preventive maintenance ng ating mga motorsiklo.